Habang iniintay ko yung mga seron yan. Hindi. Habang iniintay ko sila, Commander. Kasama sila ng Joan, Maring Glenda, Maring Vivian. Pasyal muna ako dito. Nanood sana ako sini, kaso hindi maganda yung palabas eh. Pasyal-pasyal muna dito. Sa may seaside. Sa mga kakilala ko, kaibigan ko, tropa ko, na hindi na nakaka-uwi ng Pilipinas o matagal na sa ibang bansa, lalong-lalo na sa mga kamag-anak ko, Tita Ellen, Tito June, Tita Grace, Tita Mila, Tito Monching, at sa mga kapatid ko na sa ibang bansa na matagal lang hindi nakaka-uwi dito sa Pilipinas. Ito ang itsura ng likod ng MOA ngayon, dito sa may bandang seaside. Pero maganda lang pumunta rito, mamasyal dito, kung gabi. Kasi pagka araw, wala kang makikitang ganyan. Kasi pag gabi, marami kang makikita mga ilaw-ilaw na ganyan. At saka maraming tao. Masisiya ng mata mo. Sa gawing kanan, diyan mo makikita yung dagat. At diyan ka rin makikita ng maraming couples na nagde-date. Mahirap din palang mamasyal ng nag-iisa. Nakasanay kasi yung nakasama ko sila, Commander, at yung mga anak ko. Ayun yung seaside, oh. Yan, maraming nagde-date dyan. Ngayon, babalik na ako sa mall. Tambay ako doon sa MOA. Tapos sa Mason. Doon ko nahihintayin sila, Commander. Nanonood ng concert ng Sharon at Gabby. Itong lugar na ito, dating dagat to. Yan, yung mga tinatayuan ng gusali na yan. At saka yung seaside doon. Pati ang MOA. Dating dagat yan. Tinambakan lang ng tinambakan, tapos tinayuan ng mga gusali. Yan, mga mall. Iba't ibang gusali ang tinayo. Ayos din ang pagkaagawa. Magaling din ang nag-construct nito eh. From MOA to seaside, vice versa. Hindi naman kalayuan ang lakaran. Ayan na yung MOA.